Guys, welcome to my channel. So, it's me again, Leia. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, so ako nga po pala si Leia. Isa po akong OFW at isa rin po akong Pinay vlogger here in Hong Kong. So, for today's video guys, pag-uusapan natin ay ang ating mga statutory holiday. So, babanggitin ko dito isa-isa kung ano nga ba yung mga statutory holiday natin. Lahat po guys na mga domestic helper dito sa Hong Kong, once po kayo ay nagsimula na sa inyong mga amo at umabot na po kayo ng 3 months, ibig sabihin po noon ay kabilang na po kayo sa statutory holiday. So, kung kayo naman po ay bago pa lang dito sa Hong Kong at nagsisimula pa lang sa inyong amo at wala pa po kayong 3 months, ibig sabihin po noon ay hindi pa po kayo kabilang sa statutory holiday. So ito pong mga babanggitin ko guys, ito po yung mga 12 days statutory holiday natin ngayong taon. So, ayan. Mag-uumpisa po ang ating holiday is January 1. So, January 1, ito rin yung sineselebrate natin sa Pilipinas na pagsalubong ng bagong taon. So, next holiday is Chinese New Year. Ito po yung first, second, third Lunar New Year Day. Ito yung Chinese New Year. So, supposed to be guys, meron lang po tayong 3 days na pahinga para sa mga domestic helper. Kaso nga lang po, yung 25 is natapatan po siya ng Sunday, kaya magiging holiday po natin ngayon, Chinese New Year is 4 days. Diba? Ang saya. Ang saya ng mga domestic helper ngayon kasi 4 na araw ang pahinga. So, isa na po ako dun. Yan. Next holiday is April 4. April 4 is Qingming Festival. May 1 is Labor Day. June 25 is Chungnang Festival. October 1 is the National Day. October 2, Chinese Mid-Autumn Festival. So, October 26 is the Chungying Festival. So, ito guys, dalawang holiday din natin. So, October 25 is Sunday po yon. So, October 26 is Monday. Ito po talaga yung pinaka-statutory holiday natin. So, kaya ang magiging dalawa po ang holiday natin, which is ito yung 25 and 26. So, ayan. December 25 is the Chinese Winter Festival. Ito po yung Christmas Day. Yung December 26 guys is the optional lang siya. Optional lang siya kung palalabasin ka ng amo mo or hindi. Pero ang holiday po talaga natin is December 25. So, ayan guys. So, kung ikaw naman ay itatanong mo kung pwede ka nga bang magtrabaho sa statutory holiday mo, so, ang isasagot ko naman sa'yo ay nakadepende sa'yo kung gusto mo magtrabaho o kung gusto mo magpahinga. Pero kung ako sa'yo guys, health is wealth. So, mahalaga po ang ating kalusugan. Kapag po mga ganyang statutory holiday, lalo na po pag mahaba yung statutory holiday natin, so, para sa akin po, kailangan magpahinga na lang po tayo dahil bilangan domestic helper dito sa Hong Kong, alam ko at alam mo na ang hirap ng trabaho natin dito. Kaya kapag araw ng pahinga, kailangan po nating magpahinga. Hopefully guys, natulungan ko na naman kayo guys at na-share ko na naman sa inyo kung ano yung mga karapatan din natin bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So maraming salamat po guys, lalong-lalo na po guys sa mga nag-subscribe, nagla-like, nagko-comment sa aking channel. So maraming salamat po. So hanggang dito na lang ang aking video. So bye-bye!